$3,000 ticket. Shit. Wow. Ay, ikutin ko si Korda pa rito ang 360 kung kakasya. Wala na. Nandito lang. Yun. So, that's a restricted road there? Basta pull over tayo ng police. Ewan ko kung anong kakaso natin sa atin ni sir. Hello, sir. Sir, good afternoon. So, that's a restricted road there? I don't know, sir. It's my first time to come here since this close. I always go to Calgary. And my... Where are you going to now? I'm supposed to be going to... to Emerson. I will cross, supposed to be there, but I'm going to Pargo. I have 5 delivery here. So you have to take highway 3. Are you coming from Winnipeg or where? Yes, sir. I'm coming from Winnipeg. So you need to take, do you have a cell phone on you? I have, sir. I have type, here. Type into there, type in Manitoba 511. Exit Manitoba 511. Manitoba 511. So that's Altona, Manito Industrial. Okay, let's see. There you go. No, you need to go to Google search. Oh, like, Google. Go to the search engine. Oh, search engine. Okay. Manitoba. Oh, what is it? 511, right, sir? Yeah, 511. Yeah. Oh, yeah. It's the map. Right there. Okay, so do you see the purple lines on there? That's how you need to get to Emerson. So all those purple lines. Yes, okay. So you need to go back to Winnipeg, and you need to take Highway 3 and Highway 14. Okay. So you see Highway 3 goes west, yes, towards Carmen, and then you take Highway 14 back to 75. So the only routes you're allowed on are the purple ones, otherwise you're going to be overweight. Okay, sir. Okay, yep. So if I caught you down on that road, it would have been probably a $3,000 ticket. Okay, yes, sir, yes. Okay. Because I did not see it. Well, it says no trucks, no heavy trucks back on that road there. It also says 65%. When you make a left turn. Yes. But, not my thing, but they're supposed to be putting some kind of a border down there because we don't see. If we saw it, that's not how it works. Okay. You have to plan in advance. Okay. Yeah. Okay? Yeah, for sure. You need to ask your company what the route is, okay? So I have to go back to Winnipeg. Winnipeg, Highway 3 to Highway 14, and then back down that way to Emerson. That's where all the trucks that are going to Emerson right now, that's where they are. There's probably only, I'm going to say, 20 trucks a day that go down here, and all of them get tickets. Okay. So thank you for the... For have the advice day, for the sir. So how to, they have to go make a right turn here or? Well, you're going to have to take a look. I think that you can get back onto 75. Take a look at the map on there and find out if it's open. I'm pretty sure that you can. Yeah, so we are here now. Where are we now here? So you might need to take 246 back. 246 back, okay. Okay? Yes, sir. I'm just going to look for it. Yes, okay. Thank you. James. Oh wow, restriction buti na lang, warning lang sa ayan mga kaibigan, buti na lang, warning lang binigay sa atin ni Sir Officer, hindi tayo tinikitan. Kasi walang nakakalagay na sign, kundi kapag kakaliwa ka na doon, tsaka ka pa magkakaroon ng sign. Alright, so iisipin ko na naman kung saan ako lalabas nito. Hahanapin ko mga kaibigan kung sana ko maaaring makahanap ng pabalik papuntang Winnipeg. Mag-u-turn ako dito pabalik. Itong ibinigay niya sa akin. Hindi mo pwedeng punta nitong mga to kasi ang daming mga ano dito eh. Kabutihan dahil ano niya ako, hindi niya ako. Pero hindi pa naman ako nakakaliwa eh.
binigyan lang niya ako ng warning, binarningan lang niya ako. So sa natin mga kaibigan, kasi mula nung hindi pa ako nakadaan dito eh, nung nagsarado yung Morris na yan dahil sa dahil yung ginagawa nilang relays hindi pa natatapos eh. Okay, so head east on Manitoba 23 east toward Manitoba 200 north, then turn right onto Manitoba 200 south. Oh guys, kung nakikita natin yung ano, no? Kung nakikita natin, okay, kung makita natin dito. Yan, no? Yung Morris, yung mga pula-pula na yan. Yan yung mga bawal na daanan kasi sarado. Eh, nag-reroute na ako. Yan na nga yung reroute ko. Dito tayo ngayon, no? Nakikita nyo. At papunta na sana ako dito sa ano, dito ang ano. So, inarang ako ni Sir Officer dito banda. Ay maghanap pa ako nung rarautan. Sabi niya sa akin, ito lang mga purple ang maaari natin puntahan. At pupuntahan ko muna, hanapin ko muna yung daanan mga kaibigan. Yan. Emerson, yeah. Oh, Emerson. Yeah. Just to go that way. I cannot go that way because it's 90% allowed. All of it. I have to go back probably in Winnipeg. Shit, that's a dead end? It's a dead end, there's no way. The only way you can go down there until you hit number 23 highway. Oh, but I cannot go there because that's 90% axle, oh, yeah, yeah, track, yeah. I have to make a back, forward and back. Yeah. Oh my goodness. So I have to go back to Winnipeg. So where are you guys going? You have to, when you go down there, so you can't, it's too heavy. I cannot go there, it's too heavy, yeah. So heavy. Now I am in something that I cannot go through because it's you cannot go there, it's a completely wrong block. So I have to back and forward and then I have to back again. Yeah, yeah. Alright sir, thank you. Mga kaibigan, dead end ang napuntaan natin. Kung nakikita nyo yan, oh, may harang doon, di tayo makapwede makano. Ngayon, ito lang yung ating ano, ito lang yung maaari nating santay ikot dito sa haba ng truck natin. Kung paano ko ma-u-turn nga yung sigurdapia at yung trailer natin. Kailangan kong kumatras all the way doon o abante muna doon sa ano na yan, hindi naman ako pwedeng kumaliwa dyan kasi restriction, 90% allowable lang yung timbang ng maximum axle natin. Alright mga kaibigan, roadblock na lang to, wala, iikot tayo, wala tayong madadaanan dito. Kasya sana sa maliit na ano na to. Shit. Wow. Ay, ikutin ko si Corda pa rito ang 360 kung kakasya. Wala na. Nandito lang. Kakasya. Pag nalaglag yung gulong natin yan, todas tayo. Oh mama, hindi magkasya eh. Mahirap na. Baka madali tayo. Ikutan natin dito sa likod. Oo, magkakasya. Ayan, paiikutin natin si Cordapia rito. Wala, dead end. Dead end yan. Iikot. Kaya niyang umikot yan.
Dahan-dahan lang, baka malaglag tayo sa tubigan eh. Wala na, lalo tayong naperwisyo. Dahan-dahan lang. Sana hindi malaglag yung gulong natin doon. Kasi pag malaglag, tapos tayo. Tignan natin yung space doon. Maluwag pa. Shit! Wala nga mga kaibigan! Buti lang, may space pang konti. Kakaasa yan. Wala akong gago, hindi ako pwedeng basta dumiretso. Kunti na lang. Ay, pahamak tayo sa highway na yan. Sarado. Dahan-dahan lang at baka mamaya malaglag yung trailer natin. Hindi natin pwede biglain. Diyan, maluwag ba diyan? Sorry, nakabala. Wala, kailangan kong itabi dito. Hindi ako pwede rito. Kasi ticket ang kalalabasan natin yan. 90 lang ang ano yan. Hindi tayo pwedeng pumasok truck, hindi pwedeng pumasok din, delikado. Hinto lang ako dito mga kaibigan. Kailangan kong i-reroute, mag-reroute. Hanapin yung magandang pwesto. Ayun mga kaibigan, wala. Kailangan natin bumalik sa Winnipeg. Dito sa City of Winnipeg. Layo na nang narating ko kanina, pero pasalamat pa rin ako dahil yung police biglang niya ako ng warning. Pero actually hindi ko na rin naman maaaring maging kasalanan ko yun kasi ulat-ulat sa lahat, dapat bigyan nila ng sign na muna dito ha, sa may harapan ko bago doon sa may kaliwaan, kasi kakaliwa sana ako doon upang sa ganun eh mga kaibigan, magkaliwa doon dahil doon ang sinasabi ng GPS ko. Kaso pag nakapasok ka doon, 60% yung axle weight lang ang allowable doon. So loaded ako, nako po, sabi niya nga kanina, malaking babayaran yon. Tapos tinuro niya sa akin kung saan ako pupunta. Sinerts ko, natagalan ako, nakita niyo naman yung halos umiikot pa tayo dun sa talagang dead end na. Wala nang choice kundi umiikot talaga ako. Tuloy ang nangyari yan. Bumalik tayo ng Winnipeg. Wala tayong ibang ano mga kaibigan na pwede mapuntahan kung nakikita nyo yung purple yan, City of Winnipeg, nakita nyo. Ayan, nakikita nating lahat ng City of Winnipeg sa gitna. At itong purple lang ang pwede kong puntahan. So search ko ang oak bolt, sabi niya rito. At pagkatapos kukunin ko yung highway 2 o highway 3 all the way dito sa Winkler. Ayan, again to 43, highway 14. Tapos yan, pabalik tayo ng highway 75. Yan, nakikita yung highway 75 sa Morris kasi yung release ng train kasi doon mga kaibigan eh, hindi pa naaayos. Kita nyo yung dito yung Morris, yan yung sarado. Nakita natin yung Morris sa diyan. Ayan, ito at nandito na tayo ngayon sa Winnipeg. Pasukin natin muna itong Winnipeg na to.
Mga kaibigan, meron pa tayong ilan pa ba yan? 11 kilometers mula dito hanggang dun sa ating pagdedituran na highway para makarating tayo ng ng Emerson border. Wala mga kaibigan, lugin negosyo. Lugi tayo sa gasolina ron. Lugi yung oras natin. Kanina pa tayo nagda-drive. Hindi pa tayo nakakalis ng City of Winnipeg. At least kahit pa paano, next time, update na lang upang sa ganun malaman ko yung yung nangyayari. Hindi kasi nila sinabi sa akin dun sa sa opisina namin Ayan na mga kaibigan, andito na yung mga truck. Nakita yung mga truck na yan. Nagdadaanan na sila, dito na sila dumanaan. Ayun, may police din dun. Hinahabol yata ng Wala, nakakasilaw itong ating At least nahanap natin itong tamang daanan. Kita nyo naman yung yung ating GPS. Continue on this road for 63 kilometers. Slow down. Kasi nasa gitna si sir. Nasa gitna si sir. Baka mamaya masagi ko pa, lalo pa akong matuluyang matikitan dito mga kaibigan. Ako po. Di bali nang magdetour tayo ng mga 200 to 300 kilometer, tatlong oras na kilometro, magkano lang yun sa gasolina? Kaya matikitan ka, budget pa sa record mo sa sa company. At least ito, dire-diretso na to. Sinerts ko yung Winkler muna, pagkata sa Winkler, tsaka ako na-search yung Emerson. At least alam na natin sa susunod. Naku po, Diyos ko. Yes! Mga kaibigan, ito kakaliwa tayo rito as per ng ating GPS, kung nakikita nyo yan. Yes! Dami nating iikusan dapat eh. So, sundan lang natin yung mga truck na nandoon sa unahan natin. Continue on this road for 35 kilometers. Okay. Yan. Maraming pulis dito nag-aabang. Kaya kailangan natin sumunod. Doon sa kabila. Doon sinusundan niya yung daming pulis. Pagdating natin dyan sa Winkler, isa-search naman natin ngayon yung Emerson na. Palayo tayo. Dapat nga mula Trappers guys hanggang sa hanggang sa Emerson isang kilating oras lang ang driving ko nun nasa 80 miles lang yun 135 kilometer lang Speed warning. Alright mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Winkler. At yan, sinunod ko na rin inilagay sa GPS ko. Binuhay ko na yung
dalawang GPS ko yan. As nakikita nyo, ang aking GoPro. I mean, cellphone at saka itong truck GPS ko. Itong mga nasa una akong mga driver din, papunta rin yung mga yan sa US, kaya susundan ko lang yung mga yan. Manitoba 75 South. In 300 meters, to the right on North Selkirk Highway, Highway 75. Yun mga kaibigan, sa wakas nakaarating na tayo sa Highway 75. Pabalik na tayo sa Highway 75. Ang layo ng detour na yun ah. Continue on this road for 23 kilometers. Continue on Manitoba 75 South for 14 miles. Malayo ang detour na yun. At meron pa tayong mga 23 kilometer guys mula dito hanggang doon sa ano Emerson border. Yan, dire-diretso na tayo. Yes! Apat na oras pa driving natin. Anong oras na ako makakarating doon? Plus 8 na. In 800 meters, turn right on I-29. Speed limit reduced to head. Yes! Ayan mga kaibigan, finally. Sa pagdadrive ko ni halos 4 na oras yung in a quarter mile, turn right. Natin. Doon sa driving na yun, sa inikot-ikutan natin. At dito na rin tayo sa Emerson sa wakas. Ah, kagandahan mga kaibigan ha. Dahil hindi na yung mahaba ang pila. Pagkano kasi ang haba-haba rin ng pila rito eh. Binuksan yata nila yung lahat ng booth. Turn right, then your destination will be on the right. Yes! Wow! Tayo muna natin yan. Yun. Mga ilang sasakyan pa at least nandito na tayo. Kagandahan. Ayan mga kaibigan, mga ilang ano na lang, mga ilang truck na lang sa harapan ko, tayo nang susunod. Hindi ko alam kung makakarating pa ako dun sa aking na-driven ngayon, yung pupuntahan kong pag-deliveran bukas ng alas 6. Kulang tong oras ko eh, nagpalit na yung driving hours ko ngayon dito. Canada to US, ngayon meron na lang akong 3 oras at 40 minutes driving. May naubos lang dun sa pag-ikot-ikot dun. Di ko akalain, maaga na nga akong umalis ng bahay, inabot pa ako ng ganitong oras. Ay, kung alam ko lang. Of course, yung ating mga papeles. Alright. Yan. Passport natin as usual guys. Ito dapat hindi nawawala. Just ace manifest natin oh. Ipit ko lang dito para tamang-tama. Ipit ko lang sa kanila mamaya.
Yan, diyan ka lang muna. Reviewin ko yung mga dedeliveran ko. At ang sabi dito, dedeliver ako sa Pargo, North Dakota. Dalawang Pargo, tsaka St. Michael, Minnesota, Fremont, Minnesota, tsaka Minnetonka, Minnesota. Yan. Ang dideliveran natin. Bali 1, 2, 3, 4. Limang delivery. Pagkatapos na ito, hindi ko pa sigurado kung saan tayo didiretso. Padidiretso nila tayong Calgary. Pagkatapos natin mag-deliver, pick up tas Calgary to Winnipeg, okay lang. Pwede rin tayong bumalik ng ng Ontario. So pagkatapos mag-deliver, pick up tayo, pupunta tayo ng Ontario ulit, tas Winnipeg, okay lang din, walang problema. Either way, kahit saan, pwede tayo, guys. Yes! Pababa lang ako dito, guys. Patayin ko lang yung ating reaper as usual. Parang hindi maingay. Binuksan ko na itong ating dito para makita nila ano wala tayong kasama. Oops. Tumukos pa yung aking yung mga papeles natin, nakahanda na yan. Tayo baka mamaya ayaw ni madam. Good evening, ma'am. Hello. There you go. I'm good. Thank you for asking. Yeah. What are you calling? Fish, ma'am, fish. Okay. I'm going to Fargo, North Dakota, na St. Michael, Minnesota, North Plymouth, Minnesota, and Minnetonka, Minnesota. Okay. 5 deliveries in total for this load. You'll be busy, huh? Yeah, just a lot of busy. anything else to declare? No, I don't have, ma'am, except those pre-cooked meat that my wife already cooked. Yeah. Yes! Thank you very much, ma'am. There you go. Sitin natin, ma'am. Baka lumipad pa. All cool lang tayo kasi siyempre. Si madam kung ano-ano yung hinahawakan niya ron. Yan. Alright, guys. Minimum 10. Vendredi. Ay, finally. Sa haba ng inikot-sikot, pasikot-sikot tayo na pasikot-sikot. At sa wakas, nakalusot na rin tayo ng Emerson. Dami nating mga pinagdaanan, ha? Kala ko nga atras ako kaganyan ng sobrang haba. Patay na natin to. Ayan. Atras ako ng sobrang haba mula dun sa dead end. Pero ito paano, kaya naman, maluwag-luwag ng konti. Okay, so ipasok ko na lang ito, guys. Itong ticket. Sababayin ko muna para buksan.
Okay. Buksan ko muna yung reaper. Alright, let's go. Yan, umangat na. Ay, mga kaibigan, supaan na. Ayan na naman yung ating isang seri ng ating vlog. Speed warning. Maraming maraming salamat, no, sa inyong walang sawang pagsuport at panonood sa mga video vlog natin. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video, mga kaibigan. Ayan, baka hindi nyo na ako makita, paalam muna ako sa inyo. Alright guys, peace up. Keep safe and keep on trucking. Bye! Lakay Pinoy Trucker.